Ayun. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, at magandang tanghali, magandang hapon sa iba't ibang panig ng mundo. Muli, nagbabalik po ang Debaters Convention at meron po tayong magaganap na debate, no? Sa araw na to, no? Sa pagitan ng RCC at ng Bible Believer, no? So, patutunghayan natin maya-maya, no? So, bago yan, no? Ating panoorin po muna ang ating mga pala nito yung ating mga item na binibenta dito sa Debaters Convention. Yan. So, babalik po ang Debaters Convention makalipas ang ilang mga patalastas. Please watch Debaters Convention. Hi, I'm Matilda, and you should watch the Debaters Convention. Hey guys, please watch the Debaters Convention. At yan po, no? Tayo na po at tumuloy sa ating sa event natin ngayon gabi, ngayong umaga at ngayong tanghali. So, iba-iba kasi yung lugar natin, no? So, simulan na natin. Bago yan, pakilala muna natin ating mga debatista at mamaya na natin sabihin kung anong topic nila. So, bro, boy letra, pakilala ka muna. Yun, maraming salamat, bro. Ayan, so balik naman tayo sa ating negative, no? Na si Zach Jacob. Bro Zach, pwede ka ba magpakilala muna saglit? Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat. At ako nga pala ang inyong moderator sa araw na to na si Brother Enes Benavides, one of the admins of Debaters Convention. So, ang topic po natin ngayong araw na to, no? Bro Boy Letra, baka pwedeng pakibanggit ang topic natin ngayong araw na to. Oo. Iyan. Yan po ang topic natin, no? So, ina-agreean ba ng negative side, Bro Zach? Ayan. Ayos. Ayos, maganda yan. So, since tumatanggap naman, atin na simulan ang ating debate sa araw na to. At ito, hang on. Basahin muna natin ang ating rules and regulations, no? Dito tayo. Yan. So, rules and regulations. Bago tayo mag-start, no? Basahin ko muna rules and regulations ng Debaters Convention. Debaters Convention rules and regulation. Una, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical lang question, kailangan categorical lang din ang sagot, no? At kung walang hindi pasok sa categorical, pwede na tayo mag-next question. So, bibigyan ko kayo ng 20 seconds dyan, ha, sa pagsasagot. So, rule number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, maaari na magsabi ng pass, no? Wala nang paliwanagan. No? Kapag hindi categorical at wala doon sa categorical, huwag na magpaliwanag. Pass na tayo. Okay? So, number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin.
Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan nang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal style, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Yan. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulan disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung tinatanong naman ng paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, wala tayong showdown. Na pag nabasa ko, aaminin mo, talo ka na. Wala po tayong ganun, no? Tapos na ang debating to, wala nang ganun. So number 12, respect the admin and moderator decision is always final. Number 13, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Yan. So, 10-7 tayo mga uncle, no? Alam nyo na yan. So, ito yung rules and regulations natin mga bro. So, agree ba kayo? Okay. So, agree ang affirmative side. So, paano ang negative? Agree ba ang negative side? Okay. Okay, kung agree ang negative side, oh, hindi na natin patatagalin, no? Simulan na natin ang ating debate sa araw na to. At, sige, simulan mo na, bro, boy letra. Umpisaan mo na, bro. Bigyan kita ng 10 minutes, bro. Go ahead. Go ahead. Yes, bro, yes, bro. Yes, bro. Ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi ng saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila. So mali pala yung verse, ay yung ano, verse. Dito pala sa ano, 2 Timoteo 3, sorry mga bro ah. 2 Timoteo 3:15. 3:15. Kita yung screen ko, bro. Yes, bro. Nakikita yung screen okay. Mo, bro. Mm. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang lahat ng kautosan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, ng pagtatama sa maling katwiran, sa pagtutuwid, sa pagliliko, gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid sa pamumuhay. So, hindi talaga tayo tutol no, na merong kasulatan na nagagamit, no? Nagagamit sa pagsasanay ng pamumuhay ng pananampalataya. Ngunit, may paalala si San Pedro. San Pedro, Pedro 2, 1. Siya na, no? Ano lang kasi ito? stock knowledge. So sa 20, sa talatang 20, na ito ah, ito sana yung 20 dito. Ito to. Higit sa lahat. So unang-una to, higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa pangsariling kakayahan. So yung church na yung kasulatan na yon na nagagamit sa pagsasanay, hindi siya pwede sa private interpretation. Sabi ni si San Pedro, alam naman natin na si San Pedro ang tinatagan ng iglesia, Mateo 16:18-19. So, ang aking iglesia ay tatatag ko sa iba na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito ay tatatag ko ang aking iglesia. Sa talatang 19. Ang susi ng langit at ang susi ng langit ay ibibigay sa inyo anuman ang inyong
pagbawal sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ano man ang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sino yung magpapahintulot? Yung tao. Yung binigyan. Iyan ang susi. Yung binigyan ng susi na yan, isa sa susi ng kalangitan. No? Mababasa natin sa Lucas. Hindi na ako nagbuklat, no? Kasi tatagal. Sa Lucas 11:52. Isa sa susi, ang isa sa mga susi na yan ay susi ng karunungan, letra po letra. No? Lucas 11:52. At saka alam naman natin na ang OT, kasi dun sa binasa ko kanina sa pasimula ko, yung 1 Timothy 3:14-15. 2 Timothy 3:15-17. Pag binasa niya sa taas yun, yun yung mga kasulatan sa OT. No, kasi kasalukuyan pa nga lang din sinusulat yung sa New T. No, ang magsusulat din yan, yung mga apostol. So, yung mga apostol din yung sumulat yan sa New T. Ngayon, ang sumulat sa New T, yan yung Roman Catholic Church. Siyempre, yung iglesia, nasa loob ng iglesia, hindi yung sa labas ng iglesia. No, na doon sa Mateo 16:18-19 na binigyan ng susi ng langit at lupa. No, ay susi ng langit at lupa, susi ng langit at susi ng karunungan sa Lucas 11:52, no? Sila rin ang mangangaral sa lahat ng mga tao, sila ang inutusan dito, yung mga leader ng church ng church na tinatag ni Jesus Christ sa Mateo 16:19. Doon sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sinong inutusan? Yung mga apostol. No? Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tandaan ninyo, ako'y kakasamahin ko kayo. Sino yung kakasamahin niya? Yung mga apostol. Hanggang sa katapusan ng panahon. So, dire-diretso talaga yun, guys. No? Ngayon, bakit Roman Catholic Church? Ba't nitinig ang Roman Catholic? Kasi ang Roman Catholic Church lang, ang founded by Jesus Christ na kayang matris since nung ano pa, nung kung sa since nung 33 AD, no? No? Ang nakasulat yan, letra po letra, Ecclesias Catholics sa Acts 9:31 at sa Roma 16:23, no? Yung iglesia ni, yung mga iglesia ni Cristo, Hai Holistes Ecclesias, letra po letra sa Greek. No? Hai Holistes Ecclesias sa Greek. Ngayon, ang tatag ng ang nagtatag si Kristo mismo, Mateo 16:18-19, letra po letra. Kasi kung ang tao lang ang magtatag, tao, letra po letra, awit 27:1, hindi na ako buklat kasi tumatagal, napapansin ko. Basahin niyo na lang. Listahan niyo na lang yung mga verse. Awit 1:27. Kung tao ang magtatag ng bahay, sabi doon sa Awit 1:27:1, ang magtatag dito ay walang kabuluhan kung tao lang ang magtatag, letra po letra. Maliban na ang Diyos ang magtatag, ang nagtatag nito ay walang kabuluhan. Ganon din sa pagbabantay. So sino ang binantayan, ang kaya nga doon sa Mateo 28:19-20, kakasamahin ni Kristo yung church. So maliban lang din ang Diyos ang magbantay. Ang magbantay nito ay walang kabuluhan, awit 127:1. No? Kasi kung tao ang nagtatag, Ecclesiastes 1:14, lahat ng tatag ng tao, walang kabuluhan. No, kaya nga ang tinatag niya, yun yung church sa liga ng katotohanan sa 1 Timothy sa 2 Timothy 2 Tim, unang Timoteo 3:14-16. No, kung ang tao lang ang nagtatag, walang kabuluhan, no? Tapos ang unang tinatag, ang unang yung humiwalay sa Roman Catholic Church kasi ayaw tinakwil, no, in history, no, yung sa kaya nagkaroon ng mga ibang church. may tumiwalag na isang si Martin Luther. Ngayon, wala naman siyang magisterium. Kasi itinakwil na niya yung magisterium. Lucas 16:16, no? Last kung sino man ang magtakwil sa inyo, ay itinatakwil ako. Kung sino man ang magtakwil sa akin, ay itinatakwil ang Ama na nagsugo sa akin. So itinakwil na niya yung Ama, yung si Kristo. Base dito sa Lucas 16:16.
yung humiwalay sa Roman Catholic Church, tinawag na Antichrist, unang Juan 2:18 hanggang 19. No? Eh wala rin siyang magisteryo kasi lumabas siya sa church. Unang Juan 1:17, letra po letra, mga Antikristo. No? Tinakwil na niya yung Diyos dahil doon, Lucas 10:16, letra po letra. Kung tinakwil mo yung Diyos, eh, saan ka pupulutin niya? Tatakwil mo yung Diyos, Lucas 10:16. Kung sino man magtakwil sa inyo, ay tinakwil ang ako na nagsugo sa inyo. Kung sino man na magtakwil sa akin, ay tinakwil ang ama na nagsugo sa akin, Lucas 10:16. So, wala siyang pag-magisterium, sarili niya lang. Dinala niya yung Bible, kinuha niya yung Bible. Tapos, gumawa siya ng doctrine. Doctrine na lang, actually, demonic doctrine. Yung sola scriptura, yung Biblia lamang. Kaya ang topic, patutunayan ko na ang may authority sa pagtuturo, yung church, hindi yung Biblia lamang. Hindi yung Bible lamang, babagsak sa langit. Tapos, upulutin mo, babasahin mo, maunawaan mo na. Mali yan, 2 Pedro 1:20 hanggang 21. No? Kaya nga, pag binasa nyo sa 21, ang binigyan ng ginabayan ng banal na espiritu, yung mga tao na doon sa church, marami mga, plural yun. Hindi pwede yung mag-isa ka lang, private interpretation sa talatang beta. Ngayon, saan na ba tayo? Dami ko numbers. Ngayon, dito sa sabi ni yung mga aral ng mga apostol, hindi yan galing sa private interpretation na unawa ng tao. Letra po letra, Galatians 1:11 hanggang 12. 2 Pedro 1:16, mga katha ng tao. Kasi yung mga yan, no? Kinalakal nila yung salita ng Diyos, 2 Pedro 2:17. Kasi Bible yan, kinalakal kasi yung salita ng Bible, kinalakal. Ay, time mo. Okay, siguro, sapat na yun. Okay, maraming salamat. Ayan. Diyan po nagtatapos ang ating presentation sa unang tindigan, no? Ng ating affirmative na si Boy Letra. So, dako na tayo sa ating question and answer. So, ready ka na ba sa pagtatanong, Bro Zach Jacob, para sa 7 minutes mo na pagtatanong? Ready ka na ba? Yes, bro. Okay, kung ready ka na, bro. Handa na tayo. Okay, kung ready ka na, ibibigay ko ng 7 minutes mo, bro. You may take your 7 minutes now. Okay. Magandang gabi, mga kapatid. Ano? Dito sa una kong katanungan, dito sa Mateo 16:18 na ginamit mong talata, pinangalanan ba ni Kristo na ang kanyang iglesia ay katolika? Oo o hindi? Yes, ang nagpangalan sa hula pa ni Propeta Isaias, Isaiah 56, talatang 7. At ang aking bahay ay tatawaging bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Sabi ko, yes, letra. Yes, sorry. May dapat tingin niya muna tayong tulad ko kung kailangan niya magpaliwanag. Categorical po ang yes. Tanong ko. Paki-ano bro, yung ano, paki-roll out yan. Ah, sige. Kung ano yung nasa ngayonan. Ano yung objection mo, bro Zach? Dapat hilingin niya muna ipahintulot ko kung kailangan niya magpaliwanag sapagkat ang tanong ko ay oo o hindi lamang. Okay. Anong counter-objection mo naman, bro? Ang counter-objection ko, Mr. Moderator, siguro bago pa lang to si bro. Di ba, ang sinangayunan namin na ano, 20 seconds explanation, categorical first yes or no, then 20 seconds to clarify. Mahirap yung mag-yes or no lang tayo dito. Okay. Diba, so, bro? moderator's decision, bro. Kinalulungkot ko ang ating rules and regulations. Binanggit ko po kanina na pag nag-categorical question, so pwede po tayong sumagot ng categorical and then meron po tayong paliwanag na 20 seconds after ng categorical question. So, yun po yung ano natin, rules and regulation. Standard po yan dito sa Debaters Convention. Okay, tige. So, sige, bro, Zach. Next question tayo, bro, Zach. Bro, patuloy ko, bro, kasi naputol talaga, nabitin talaga yung pagbasa ko. Ilang pwede seconds ko siya, lang ano, yata yun. Pakiulit yung tanong, bro, tapos para masagot niya pat pagganahin ko ni oras mo. Okay. 20 seconds lang. Dito sa Mateo 16:18, pinangalanan ba ni Kristo na Iglesia Katolika ang kanyang itinayo?
oo o hindi. Diyan, diyan yung tinatag niya diyan, hindi iyan Sabers na pagpapangalan, no, hindi. Ang ibig sabihin niya, siya yung nagtatag, Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Ang itatayo niya sa kanyang iglesia, nakahula na sa nihula ni Propeta Isaias na ang aking bahay ay tatawagin Letta Poleta means pangalan, tatawag bahay dalangin na lang lahat ng mga bansa. Means Universal Church, Catholic Church, Iglesias Catholic, Act 931. Next question, bro. Next question, bro. Okay, next question. No? Sinasabi ng ating kapatid dito sa kanyang pinagpahayag ano, na may ibinigay na susi kay Pedro. No? Anong klaseng susi ang ibinigay kay Pedro? Anong klaseng susi? Let's pull it. Ayan ang susi ng langit. Kung ano man ang iyong pahintulot sa lupa, pahintulot sa langit. Pagbawal sa lupa, pagbawal sa langit. Ang isa sa mga katangian na susi na yan, susi ng karunungan, Lucas 11 talatang 52, letra po letra, na ibinawi doon sa mga kahudyuan, letra po letra. Next question. Sige, sunod na tanong. Okay, next question. Saan mababasa na sinabi ni Kristo na ang Katolika ang may authority na mangaral? Siyempre, dito sa Mateo 28 talatang 19 hanggang 20, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, yung mga apostol, bautismo sa pangalan ng Anak, Espiritu Santo. Siyempre, lahat ng mga bansa, kailangan talagang palaganapin ng, kasi nga, tatawagin nga, bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Isaiah 56 talatang 7, means Universal Church, Acts 9:31, Roma 16:23, High Holy Spirit Ecclesias. Next letra question. Letra. Okay, ang tinatanong ko, no? Yung mismong letra por letra na sinabi ng bibig ni Kristo na ang dapat mangaral ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Meron, letra por letra. Oh, babasahin sagot na. Sige, oh, bro, sinabi niya sa mga Hudyo, sinaway niya, hindi ba ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, Acts 9:31, Ecclesias Catholestes. Kaya yan Roma, yung mga Romano, lumaganap yung pananampalataya. Roma 1:7 hanggang 8. Tinawag na Roman Catholic Church yun, Catholic Church yun, Roma. Next question. This is Acts 23, Catholestes Ecclesias, letra po letra. Okay, next question. Yung sinabi ni Kristo, okay. Nung sinabi ni Kristo na bautismuhan nyo ang lahat ng tao, sino ang nag-utos? Simbahan o si Kristo? Si Kristo ang nag-utos. Letra po letra yan, nakasulat yan. Kasi nga, ang aral na natanggap nila, hindi aral ng tao. Galatians 1:11-12. Dos unang Pedro 6:16. Galing yan sa Diyos, hindi yan galing sa kung sino-sino ng tao. Nagtatag ng church. Sola Scriptura. Si Satanas nga, sola Scriptura, gumagamit din ng Bible. Wala rin siyang magisterium. Next question. Wala rin siyang authorized magturo. Sola demonic yan. Next question. Ano ang patunay ng Iglesia Katolika? Saan mabasa na talata na sinabi ni Kristo na ang simbahan lamang ang may authority na mangaral at hindi ang ebanghelyo? Simbahan lamang, letra po letra, Mateo 16:18-19. No? Hindi ibibigay sa labas kasi siya ang ulo, siya ang katawan ng iglesia, hindi niya ibibigay yan sa labas. Wala kang mababasa letra po letra, may iba pang simbahan. Siyempre, kung ano yung tinatag niya, iyan din yung mangaral, hindi yung susulpot, bro. Kasi bawal yan eh, 2 Pedro 1:20. Diyos mo, basahin natin. Unang Timoteo 3:16. Ayan o. Oh. Mamaya, babasahin ko sa iyo. Next question. Okay. Next question. Hinihimay ko lang to yan. Next question. Noong sinabi ni Kristo na ikaw naman ay Pedro, aking itatayo ang aking iglesia, naitayo na ba agad ang Iglesia Katolika? Oo o hindi? Hindi pa, doon pa sa time of Pentecost. Kaya nga itatayo, bro. Gamitin mo ang grammar, bro. Itatayo, futuristic yan. Tapos tatawaging bahay dalangin na niya ng lahat ng mga bansa. Kasi ang magpapalaganap, mga apostol.
na kinasihan ng Diyos, hindi kung sino-sino tao mag-interpret ng Bible. Dos Pedro 1:20 hanggang 21, bawal yan. Next question. Ayun, ulit po ulit, Dos Pedro 1:20 hanggang 21. Okay. Dinadrive, dinadrive ko lang yung mga inaano mo, no, bro. Ah, ganito. Next question. Ano ang nauna? Patotoo ni Pedro o ang simbahang Katolika? Ah, parehas yan, bro. Kasi itatatag niya kay Pedro yung church, kasi si Pedro ang sila Pedro ang magpapalaganap, Mateo 28 talatang 19 hanggang 20. Hindi yung susulpot sa bagong panahon, kasi ang susulpot sa bagong panahon mga Antichrist, unang Juan 2:18 hanggang 19, mga Antikristo. Sa Roma 16:17-18, pinapaalalahanan yung mga iglesia doon sa Romano na mag-ingat sa mga taong pasimuno ng mga kampi-kampi, pasimuno ng mga kampi-kampi. Next question. Ng mga sanhi ng pagtalikod. Kayo yan eh. Next question. Okay, sinagot mo ko kanina, sabi mo hindi pa natayo ang iglesia noong sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia, no? Ngayon, tinanong kita na kung ano ang nauna, yung iglesia Katolika o yung patotoo ni Pedro. Sinabi mo sabay. Ano ang tunay sa iyong sagot? Yung sabay na naitayo ang patotoo ni Pedro at ang iglesia Katolika, o yung sinabi mong una na hindi pa naitayo ang Katolika? Sabay talaga yan, kasi yung patotoo ni Pedro, hindi ka naman bumanggit ng verse. Magpapatotoo si Pedro, gagawin niyang alagad ang lahat ng mga bansa. Time na? Yes bro, time na. Si Pedro yung ano, hindi yung mga antikristo. Time na tayo. Okay, so hindi yun, pa ako gumagamit ng Biblia. Maraming salamat bro. Mga bro ha. At time na tayo at didiretso na tayo sa negative stand, no, na magpe-present. So, ready ka na ba bro Zach sa presentation mo? Yes, bro. Okay, kung ready ka na bro, bigay ko ng 10 minutes mo bro. Magandang gabi, brother and sister, no? Napakaganda ng aming pag-uusap o aming nagawang topic, sapagkat dito'y mahahayag, no? Kung ano ba talaga ang binigyan ng otoridad ng Diyos, simbahan o ang ebanghelyo, no? Sapagkat ang tinitindigana ng aking kapatid na Katoliko, simbahan di umano ang may authority na magturo, hindi lamang ang Biblia. Gaano katotoo ito? No? Ngunit, ha, mga kapatid, kung ating babalikan ang mga patotoo ng Diyos sa kanyang mga mabubuting gawa, no? Wala pa pong simbahan sa panahon ni Adam at panahon ni Eva, no? Wala pa pong simbahan diyan, no? Na naitatayo o gusaling simbahan para mangaral sa tao sa panahon ng mga propeta, sa panahon ni Noah. No? Kaya mga kapatid, no, dito pa lampang po ay akin ang binibigyan ng pansin na tila bagat ang ating kapatid na Katolika ay parang umaayon lamang, no, sa kanilang doktrina, sa doktrina ng kanilang simbahan, sapagkat ito'y kanilang pinoprotektahan. Ngunit ano ba nakapaloob sa katotohanan ay nasa ebanghelyo? Sapagkat nung wala pang simbahan, ay nakipagtipan na ang Diyos sa tao. Ang pakikipagtipan sa unang panahon. No? Wala pa rin tinatawag na Biblia noon. Bagkos, ano ang tawag? Tipan ng Diyos. Verbatim, sapagkat ang pananalita ng Panginoong Hesukristo sa panahon na yon na siya ay berbo, ay umiiral na. Subalit mga minamahal, kapansin-pansin, no? Ang ibinibigay na pagkakatipan sa tao ay pilit na inanyuan, pilit na nilagyan ng boundary, ito ngayong simbahan, at hanggang sa dumating ang punto at panahon na simbahan na daw ang may karapatan na mangaral, at hindi lamang sa Biblia nagbumula. Ang iyong tanong, mga kapatid, hindi pa ako gagamit ng mga talata, ano? Ito ay aking pag-iisip gagamitin lamang, no? Ngayon, kung aking susundan ang argumento ng ating kapatid, no? Ay saan ba kumukuha ng aral ang simbahan?
Hindi ba't sa Ebanghelyo? Paano naitayo ang simbahang Katoliko? Hindi ba't sa patotoo ng mga propeta, ng mga apostol? Ay bakit tinaangkin ngayon ang simbahang Katolika na sila may otoridad na mangaral? Eh samantalang wala pang Iglesia Katolika, ay meron nang nagawang pangangaral sa mga tao. Ay nabautismuhan pa nga sa ilang? Sila Moses? Wala pang simbahang Katolika? Naibigay ang sampung utos? Wala pang simbahang Katolika? Saan tayo tatayo, mga kapatid? Sa nagsasabi na ang kanilang simbahan ang may otoridad na mangaral, paano ipapaliwanag yung panahon nila Moses? Wala pang Iglesia Katolika? Ibinigay yung sampung utos? At ipinangalat? Ipinangaral? Mga kapatid, nakakakilabot, ano? Sapagkat dito ay nagkakaroon ng anyong usapin na tila bagay kayang kontrolin ang Ebanghelyo ng Diyos. Hindi po. Sapagkat ang Ebanghelyo ng Diyos ay ginawa, ibinigay sa tao ng walang bayad at inyong ipangaral na walang bayad. Eh ngayon, mayroong isang simbahan titindig sa harapan ng mga tao at sasabihin kami ang may otoridad. Hindi lamang ang Biblia. Eh ang tanong, meron ba kayong maibibigay na patunay o kahit resibo man lang galing sa Diyos na kayo ay may na kayo lamang ang may otoridad na mangaral at hindi nagmumula sa Ebanghelyo? Blaspheming malinaw, no? Sapagkat sinasabi ng ating kapatid, no, sa samahang Iglesia Katolika, sila may otoridad, subalit walang resibo, no, walang pinrint na dyaryo, o ito, basahin mo, ito ang tunay, o, wala eh. Eh, saan tayo titindig, mga kapatid? Laway-laway? Hindi pwede, no? Eh, samantalang ang Biblia nandiyan, kapatid, babasahin mo, no? At doon mo malalaman, no, yung history sa paglika ng Diyos mula sa pasimula ng kanyang mga mabubuting gawa hanggang sa panahong darating. Ngayon, kung sinasabi niya na ang Iglesia Katolika may otoridad na mangaral, eh bakit hindi niyo magawang ipaliwanag ng kumpleto? Iba-iba ang inyong paniniwala. No? Hindi po yan ganyan. Sapagkat kung kayong kinasiya ng Espiritu Santo at kayo lamang ang tunay na sinasabi niyong may otoridad na mangaral at hindi lamang kukuni sa Biblia, no? Eh bakit mali-mali ang aral o doktrina sa loob ng inyong simbahan? Nako, mga kapatid, ito isip pa lang. Hindi pa ako bumubuklat ng talata, no? Mata pa lang ang ginagamit ko at pandinig. Hindi na pumapasok sa criteria. Paano kung babasahan ko pa kayo ng Biblia? No? Mga kapatid, dito lamang po ang aking ginagawang pagsasalaysay na itayo ko naman ang negatibong pagpapahayag. Ay binibigay ko na po o wini-wave ko na ang aking oras. Magandang gabi. So you still have 3 minutes and 26 seconds, bro. Okay. Mahaba pa pala yung oras ko. Wave na ba? Tanong na ako. Wait. Oh, sige. Wait lang. Wait lang. Wave na. Alright. Wait lang, bro. Ako magtatanong, bro. I-wave mo na ba, bro? Oh, sige. I-wave ko na kasi ano lang naman. Naka-mute ka, bro. Naka-mute ka. 3 minutes and 0 ang 3 minutes and 8 seconds, bro. So, sure ka na? Okay, i-wave mo na, bro. Oh, i-wave ko na kasi ano, simple lang naman ito. Sige, bro. Wait lang, bro. Boy Letra. Ako magsasalita, magtatanong sa kanya. So, sige, bro. Kung wini-wave mo na, bro, ibibigay ko na yung 7 minutes, bro. Boy Letra, ready ka na ba sa 7 minutes, bro? Yes, bro. Ready na, bro. Okay, kung ready ka na, bro. Alam ko, medyo mainit kayo. Sige, bigay ko na yung 7 minutes mo, bro. Go ahead. Alright, sa unang tanong. Unang tanong, sabi mo, Biblia lamang.
Di ba base dito sa Mateo 4:1 hanggang 12 tsaka Lucas 4:1 hanggang 13. Si Satanas gumagamit din ng Biblia, letra po letra. Si Satanas ba mayroon siyang authority magturo? Mayroon wala? Hiwalang mababasa. Ah, wala. Okay, sunod na tanong. Si Satanas ba mayroon siyang sacred tradition base sa 2 Thessalonica 2:15? Meron wala? Pakiulit tanong, medyo malabo-labo. Si Satanas ba na gumamit ng Bible, meron ba siyang tradisyon, sacred tradisyon na hindi na isulat, isinabi lang base sa 2 Thessalonica 1:15, letra po letra? Meron wala, Satanas? Wala. So sa mga katuwid bro, si Satanas bro, Bible lang din yung ginagamit niya. So ito ang tanong, so kapananampalatayan niyo pala si Satanas bro, letra po letra? No. No. Yes or no? No, no. Di ba si Satanas gumagamit ng Bible, Mateo 4 hanggang 1 hanggang 12, Lucas 4:1 hanggang 13. Gumagamit siya ng Bible. Pero wala siyang magisterium, authority. Wala rin siyang ano, wala rin siyang sacred tradition. Di ba si Satanas Bible alone lang din? Yes or no? No, walang Biblia mababasa na gumamit ng Biblia si Satanas. Ah, so hindi ka familiar dito sa Mateo 4:1 hanggang 12 tsaka Lucas 4:1 hanggang 13, letra po letra, na si Satanas nag-quote ng Bible verse, letra po letra. Hindi ka pala aware dito. Aminin mo na, yes or no? Ang tinatanong mo, no, gumamit ng Biblia. Objection, iba, Mr. Moderator. Quote, no? Objection, okay. Mr. Moderator. Iba ang quote sa gumamit ng Biblia. Eh, wait lang mga bro. Moderator, yes, yes. Time. Anong objection mo, bro? Wala akong pakialam kung paano niya i-explain. Basta gusto ko marinig yung yes or no. So, iulitin ko yung tanong ko, bro. Kasi hindi siya nag-yes okay, or no. Wait lang, bro. Takuha ko na. I object, so, Mr. Moderator. Anong counter-objection mo, bro, Zach? Oo. Ang tanong niya sa akin, no, ay gumamit ng Biblia si Satanas. No? Tapos bandang huli, no, sinagot ko, sabi niya, nag-quote daw pala si Satanas. So ang aking object dito, magkaiba yung quote, no, doon sa paggamit ng Biblia. Magkaiba po yan. Hindi ako judge, ha? Pero sige, tuloy tayo sa next question, bro. So ang trabaho ko is tagapamagitan lang. So next question tayo, bro. Ano? Unang tanong ko, sabi mo, sige, ibay natin. Grant ko yung objection mo. Sabi mo, magkaibang nag-quote sa gumamit ng Biblia. Saan si Satanas nag-quote ng Bible ng saan siya bumasa sa base sa Mateo 4:1 hanggang 12 tsaka Lucas 4:1 hanggang 13? Pwede na sumagot? Saan siya bumasa? O sagot. Okay. Pwede na sumagot? Ang sagot ko diyan, no? Si Satanas kasi spiritual, no? Espiritu. Paano siya babasa ng Biblia, no? Ibig sabihin, talagang alam niya na yan. Alam niya na yan kung ano yung mga sinabi. Okay, objection. Kaya ikinote niya. Yes or... Anong objection, bro? Wala talaga yes or... Okay. Walang yes or no, bro. Eh. Sana address yung yes or no. Okay. Hindi, may 20 seconds ako, diba, bro? May 20 seconds na sumagot. Anong counter-objection mo, bro, Zach? Oh, tinatanong niya ako, Mr. Moderator. Tinatanong niya ako tungkol doon sa quote ni Satanas, no? Kung saan daw kumuha ng quote si Satanas. Ang sagot ko, hindi sa Biblia, kundi sa patotoo ng salita ng Diyos 'yan. Sapagkat si Satanas espiritu, okay. Paano makakahawak ng Biblia? Nag-guess ko na, bro. So, bro, boy letra, ang tanong mo ba is categorical? Sige, grant na bro. Pasensya na. Okay, sige. Para tuloy-tuloy tayo. Okay, para tuloy-tuloy tayo, bro. Next question tayo, bro. Okay. Di ba si Satanas? Si Satanas, aware ka ba talaga, bro, sa talata na Mateo 4:1 hanggang 12, tsaka Lucas 4? Ito bang mga kinote niya na to, galing ba to sa loob ng Bible na ginagamit mo ngayon at tinitindigan mo ngayon? Yes or no? Nakapaloob pero iba yung bumasa sa salitang quote, no? Magkaiba po 'yan, magkaiba ng diwa. Okay, next question.
Okay. Base sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21, wala nang makakaunawa ng banal na kasulatan sa sariling papakahulugan. Ikaw ba bro, sinong apostol na nagturo sa'yo? May nagturo ba sa'yo? Meron wala? O sariling unawa ka lang din? Gaya ng iba. Okay, sasagutin kita. Ang nagturo mismo sa akin, ang Ebanghelyo. Next question. Okay, next question tayo bro. Saan nakasulat yung mga apostol tinuruan ng Ebanghelyo? Saan nakasulat? Di ba? Pwede sumagot? Di ba? Di ba ang mga patotoo ng mga apostol ay inaaring Ebanghelyo ni Kristo? Sa makatuwid, Ebanghelyo. Next question. Ulitin ko yung tanong. Saan nakasulat letra for letra, Bible verse, letra for letra? Yung Ebanghelyo, tinuruan yung mga apostol. Hindi. Saan nakasulat letra for letra? May mababasa tayo. Bible verse. May mababasa tayo na dahil sa kautusan, inihatid ang mga apostol kay Kristo. Di ba ang mababasa natin letra for letra na ang ipinapangaral ng mga apostol ay itinuro mismo galing kay Kristo? Sila ang nangangaral ng Ebanghelyo, hindi sila yung pinapangaralan ng Ebanghelyo. Di ba ganun yun? Yes or no? Ang sinasabi ko, bro, yes or yung no salita muna ng Panginoon. Mr. Moderate. Sige, bro, may 20 seconds ako eh. Bro Zach, yes, pero ka 20 seconds, bro. Pero before ka sumagot ng 20 seconds, mag-yes or no ka muna. Categorical, bro. Ah, sige, sige, okay. Pasensya na. Okay, pag-categorical okay, yung question, categorical. Pakiulit ang tanong, pakiulit ang tanong. Sige, ang topic, na, i-clear natin ah. Ang topic, patutunayan ko na Roman Catholic Church ang may authority mangaral ng salita ng Diyos, hindi ang Biblia lamang. So, 'di ba dito sa Galacia 1:11, Pedro 1:16, ang aral na natanggap nila galing pa mismo galing mismo kay Kristo, galing mismo kay Kristo. Ang ipinapangaral nila Ebanghelyo na galing kay Kristo. Tapos sabi mo, yung Ebanghelyo sila papangaralan ng Ebanghelyo? 'Di ba baliktad 'yan, bro? Yes or no? No, wala akong sinabing pinangaralan sila ng Ebanghelyo. Ang sinasabi ko kanina, no, yung Ebanghelyo ni Kristo ay tinuturing kong Ebanghelyo. Yan ang pagtuturo na ginawa ng Panginoong Kristo sa mga apostol. Next question. So, kanino ipinangaral ni Kristo yung mga aral niya sa mga apostol? O sa mga kung sino-sino lang? Kagaya mo. Ang sinusunod na mga apostol ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Check yun na, Mr. Moderator. May okay. Categorical ako kung sa mga apostol o sa mga kung sino-sinong tao lang. May yun yung choices sa mga apostol ba o sa mga kung sino-sinong tao lang, yes or no? Ay, pili siya dun sa dalawa. May silo sa tanong, Mr. Moderator. Pakilinaw ang tanong ulit. Pakilinaw ang tanong. Ganito, bro. Kapag hindi pasok sa categorical, halimbawa, yung tinanong ka categorical at hindi mo gusto sagutin yung categorical, pwede tayo mag-pass, bro. Pwede tayo mag-pass doon. Wala tayo explanation. Ito, tanong ulit. Okay. Ito yung categorical. Mga apostol ba o sa mga kung sino-sinong tao lang? Diba sa Mateo 28:19 hanggang 20, ang inutusan niya mga apostol, hindi yung kung sino-sinong tao lang. Pili mga apostol o kung sino-sinong mga apostol, tao lang diyan. Mga apostol. Pili. Mga apostol, bro. Mga salamat. Apostol daw. So, bro, may 20 seconds ka, bro, para mag-explain, bro. Okay. Bakit ko sinabi mga apostol? Sapagkat ito yung narinig nila sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ng Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang aking sagot. Okay, next question, bro. So aminin mo na ngayon, bro, yung mga apostol pala yung may authority, mga aral. Kasi galing kay Christ, Jesus Christ yung authority nila. Aminin mo na, yes or no? No. Pwede kayo paliwanag? Ah, hindi pa. Pwede kayo paliwanag? Go ahead, bro. Sapagkat ang tinitindiganan mo, ang may autoridad na mga aral, simbahan, sa pagkakataon na to, hindi simbahan na nangangaral, kundi ang Panginoong Kristo. At ibinibigay sa mga apostol. Kaya ang sagot ko, no. Hindi simbahan na nagtuturo sa mga apostol. Next question. Sunod na tanong. Paano mo naunawaan yung Bible?
nagsariling unawa, Mr. Marugo, nagsariling Mr. Moderator, unawa, I object. Anong objection, bro? Ano bang objection? Naitanong niya na yan. Next question na. Ah, sige lang, bro. Ganito, bro. Hindi, time ko. Wait lang. Moderator's time. Ganito, bro. Alibawa, inulit niya yung tanong niya. Oras niya yung nauubos, bro. Okay lang yun. So, tuloy tayo, bro. sige, Grant. Sige. Alam mo ba na may mababasa letra po letra na ang ipinapangaral ng mga apostol, hindi lang isinulat, meron ding mga isinalita, letra po letra ng mga tradisyon. Alam mo, hindi mo alam? Alam ko, bakit? So kung alam mo... Alam mo, kung, alam ko na hindi lamang doon sa mga isinusulat ng apostol. Kasi kasalukuyang sumusulat pa ang mga apostol. Time. At yung kanilang time, isinusulat time. Ay mula sa mismo sa Panginoon Hesus Kristo. Time na tayo. So yan, dyan po nagtatapos, no, ang ating question and answer, no, sa ating debating ito sa unang tindigan ng negative. So, dadako na tayo sa rebuttal portion. Pero bago tayo dumako sa rebuttal portion, no, mayroon po muna tayong mga ilang patalastas. Babalik po ang Debaters Convention. Please watch the Baylis Convention. Thank you for watching. Yun. Maraming salamat, no? Ito po, nagbabalik muli ang Debaters Convention, no? At pwede po kayo mag-grab ng ating t-shirts and mugs, no? At meron na rin po kaming mga cups, no? Mga sombrero. So, yan. So, para meron po tayong mga ano, pala nito yung remembrance dito sa Debaters Convention. Yan. So, collector's items po yan, no? Kasi ang Debaters Convention, yan po ang unang-unang debating platform dito sa Pilipinas. So, paalala lang po dito sa mga nandito sa loob, no? Paki-mute po yung ating mga mikropono. Yung mga bagong pasok po, paki-mute. Yan, maraming salamat po at pa-mute lang po ang ating mga mikropono. At ayaan po muna natin ang mga debatista ang magbukas ng mic at syempre ang inyong magiting ng moderator. So, yan po. Dako na tayo sa ating rebuttal. Ready ka na ba sa rebuttal portion, bro? Affirmative. By letra? Nakamute ka yata. Pataga lang, bro. Sineset ko lang yung mic ko. Dinig na ako. Oh, yan. Narinig ka na. Sana yung mic ko maayos, no? Misa kasi garar-gar yung ano. Hindi, okay. Pero lang. Okay lang, bro. Okay lang. Malakas yung dating mo, bro. Maganda. Okay. Yun, salamat, bro. Kung ready ka na, bro, bibigay ko na yung 10 minutes mo, bro. You may take your 10 minutes now. Okay. So, napansin nyo, nag-stand siya. Wala pa daw siyang ginagamit na talata. Yun yung niyayabang niya. Nung tinanong natin, wala pa rin ginamit na talata. Ako, kung mapansin nyo, hindi ko na nga, wala na nga akong time magbuklat ng Bible eh. Kasi 10 minutes lang, kinot ko na lang ng kinot yung marami kong talata.
higit 10 yun eh, dadagdagan ko pa. So, paano na to? Ano mangyayari sa debate na to? No match to. Ato, basa na lang tayo. O, ito yung isa sa unang pang ano ko. Kasi ang topic, Biblia, hindi Biblia lamang. Tapos napunta siya sa Ebanghelyo. Kung saan sana napunta. Tapos ang Ebanghelyo daw nagturo dun sa mga apostol. Ay mali yan. Ang Ebanghelyo, yan yung subject na ituturo. Hindi iyan ituro sa'yo mag-isa na ano, anong klase, hindi naman persona yung Ebanghelyo. Kengkoy na argumento yan eh. Persona ba yung Ebanghelyo? Magandang balita ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Balita. Balita yan. Subject na ituturo. Ngayon, basa na lang tayo dito. Wala naman siyang talata. O, unang Timoteo 3:14 hanggang 15. Kasi tutulak ko sa sola scriptura eh. Ito, tinan nyo. Ang mga bagay na ito ay aking isinulat. So meron nga isinulat sa inyo na umaasang makarating sa inyo sa madaling panahon. Ngunit, may ngunit eh. Kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ayan na, leta po leta na yung inihingi mo. O yan. Bahay ng Diyos, ang haligi at suway ng katotohanan. So kung hindi makarating yung sulat, isinulat ni San Pablo, saan siya pupunta? Maaari mong malaman, leta po leta, kung ano ang dapat ugaliin. Mabuting asal to ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia, leta po leta, ng Diyos na buhay at ang haligi. Leta po leta, haligi at suway ng katotohanan. Yung iglesia na yan, ang leader niyan, sila Pedro, mga apostol, hindi yung mga nasa labas ng iglesia, hindi yung mga bagong member. Kasi sila Pedro ang inutusan, Mateo 28:19 hanggang 20, tapos nagsabi na lang nang meron kayong mali-maling aral. Eh lahat tayo, ikaw, lahat sinasabi yan eh. Kaso pagdating nga lang sa debate, wala mapatunayan. Bulagta. Kakalaban sa Katoliko, wala naman din kayo mapatunayan. Puro patutsada. Tapos ito malala. Kasi tinanong ko sa kanya, sinangayunan niya. Mateo 4:1 hanggang 12, Lucas 4:1 hanggang 13 yan. Ibisado ko naman ano, mga talata ko. Hindi ko na mabuklat. Si Satan, hindi daw magkaiba daw yung gumamit ng Bible sa nag-quote. Ano ba naman, ano bang argumento to? Kengkoy talaga bro. Sorry ah. Kengkoy talaga argumento yan. Iba-iba, hindi daw ginamit yung Bible. Nag-quote lang daw. Kasi daw si Satan daw, espiritu, paano daw yan magbabasa? Anong ano yan? Anong alasing argumento yan? Patay tayo dyan. Sinangayunan niya. Si Satanas. No? Sinangayunan niya. Wala siyang magisterium. Oh, kasi walang authority si Satanas eh. Binigyan ba si Satanas? Wala kang mababasa letra po letra. Ikaw, Satanas, gamitin mo yung Bible, mangaral ka. Wala eh. Ang in-authority, yung mga apostol. No? Gawin niyo alagad ko ang lahat ng mga bansa, bautismo mo yan sa pangalan ng mga Espiritu Santo. Yung mga apostol, pag itinakwil mo, Lucas 10:16, pag itakwil mo yung mga apostol, yung mga tao na persona, hindi yung ebanghelyo itself na mangaral yung ebanghelyo, hindi naman persona yung ebanghelyo na makapagsalita yan, itinakwil mo na rin si Jesus Christ. Pag itinakwil mo si Jesus Christ, itinakwil mo na rin yung God the Father. Anong labas niya sa demonyo? Eh sa Dostasilonica, ano ko muna nga, ito, sayang yung share screen. Ito, kasi unaubos yung time pala pag magbuklat dito on the spot. Dostasilonica, 2:15, ito. Ayan o. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y manindigan, magtibay inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo itinuro namin. Sino yung namin? Yung mga apostol. Maging pamamagitan sa ito, maging sa pamamagitan ng aming salita o salita lang ang counterpart o ng isinulat mula sa amin. So pwedeng sa salita lang o pwede rin sa sulat.
O di cool, ay di hindi lang sulat, meron ding sa salita, letra po letra. Tapos ang tutor niya do sa Mateo 18:18-19, pinangalanan daw doon, hindi diyan pinangalanan yung Roman Catholic Church, pinangalanan niyan sa ulat ni propeta Isaias na tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa. Yung bahay at ang aking bahay, yung bahay niya means doon sa 1 Timothy 3:15 na sa ligay at suway na katotohanan, bahay ng Diyos, inyong iglesia, 1 Timothy 3:15 to 14 to 15, tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa, Universal Church. Acts 9:31, Ecclesias Catholes. Letra po letra. O ba't Roma? Roma 1:1-7. Redundant na. Sinabi ko na ito kanina eh. Roma 16:23. Kaitoles Ecclesias. At yung Bible, sa New Testament, yung New Testament na Bible, ang sumulat niyan, yung simbahan. Hindi. Eh ikaw, sabi mo, baliktad eh. May sinabi ka pa sa akin noong nakaraan na kung wala ang Bible, wala yung church. Ay, baliktad yan. Dahil ang Bible, ang sumulat niyan, mga tao. Mga tao, mga church. Hindi yan bumagsak sa langit, tapos pinulot ng simba, tapos nagtayo ng simbahan. Pwede yung mga sumulpot. Nauna yung Bible sa kanila, bago yung church nila. No, iyon yung nandun sa 2 Corinto 2:17. Na yung kinakalakal yung salita ng Diyos, letra po letra. Ito, sabi doon, no, ikot ko na lang, no, sabi doon, no. No? Ang pinapangaral namin ay hindi kami kagaya ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang aming ipinapangaral ay nagmula pa mismo kay Kristo. Yung mga nangangalakal ng salita ng Diyos, mga kata lang ng tao yan. Galatia 1:11, Pedro 1:16, mga tatag ng tao, walang kabuluhan. Awit 127:1, Ecclesiastes 1:14, tinabunan na kita ng talata. Eh, Bible alone kayo, dapat mas marami kayong alam sa Bible eh. Gamitan na lang kita ng technical, saan mababasa? Bible alone eh. Sa Biblia, letra po letra eh. Eh, mismong yung aral nyo, self-reputation. Kasi yung Bible alone, sola scriptura, wala sa Biblia. Eh kami, meron kami kumpleto authority, susi ng karunungan na umunawa ng mga kasulat, ng mga ano. Hindi lang, kasi sulat lang din naman ng mga apostol yan eh. Meron ding isa nilalita. 2 Thessalonica 2:15, letra po letra, hindi mo kayang tutulan yan. Kasi letra po letra yan eh. Simple lang yan eh. Diba? Eh, kaya nga, ano yan eh, doctrines of the demon. Kasi si Satan, ganyan doktrina niya, basa lang siya ng Bible. O, wala naman siyang authority. O, wala rin siyang, ano, tradition. May tradition pa si Satanas. Sacred tradition. Eh kami, may mga tradisyon kami, kompleto kami. Like ng, bigyan ito ng example. Si Saint Luke, yung sumulat ng aklat ng aawit, ay aklat ng aawit, aklat ng gawa, tsaka ibang ebanghelyo ni Lucas. Si Saint Luke, nagpintayan ng mga imahe ni Mama Mary, mga icon. O alam nyo yon? Hindi nakasulat sa Bible yon eh. Hindi nyo alam yan. Na-preserve pa namin yan. Wala talaga kayong alam eh. Puro kayo patutsada. O, dito tayo sa last 50 seconds. 50 seconds. 50 seconds. So, sana, siguro hanggang dulo, wala magagamit na Bible to eh. Kunyari lang to, nag-blapping lang to eh. Alam ko naman, wala ka talaga mababasa na Biblia lamang, yung ebanghelyo, mga ngaral. Ano bang klaseng argumento? Ebanghelyo daw, mga ngaral daw yung ebanghelyo. Persona ba yung ebanghelyo? Kunyari, yung mathematics, mag-aaral ka ba sarili mo mathematics? Mag-aaral ka mag-isa na wala kang alam? Siyempre, meron yan, may mga authority na nag-aaral ng mathematics. Ganon din sa ibang, sa pangangaral ng salita ng Diyos, may mga binigyan ng authority. Hindi yung magsariling aral ka, magkakamali ka, 2 Pedro 1:20. Eh, nauna talaga yung Bible kaysa sa church sa inyo. Sa inyo lang, kasi Bible lang yung batayan nyo. Yung Bible na ginawa, produkto ng Katoliko namin. Ayun, time's up. Yan. Please watch the latest. Brother Boy Letra. So, ay bro, bumaba yung mic mo. Nadinig ba lahat ng sinabi ko hanggang sa last seconds? Yes bro.
Kumababa kasi yung mic. Okay, sige. Ah, narinig. Walang putol, bro. Walang putol. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal, no? Sa ating affirmative, no? So, dako na tayo sa question and answer, bro. Bro, ano? Zach Jacob, ready ka na ba? Ready na ba, bro? Ready na. Okay, kung ready ka na, bro, you may take your 7 minutes now. Okay, thank you. Dito sa binanggit mo, no, nakinig lang ako sa iyo, bro. Ganito. Una kong tanong, saan mababasa na may pagtuturo si Kristo na ang simbahan ay may otoridad na mangaral at hindi lamang ang kanyang ebanghelyo? Pakisagot. Ah, maraming talata. Letra po letra. Ito, Mateo 23, Mateo 28, 19 hanggang 20. Unang Timoteo 3, 14, 15 hanggang 16. 2 Thessalonica 2, 15. O, ito, 2 Timoteo 3, 15 hanggang 16. Maraming talata eh. Kanina pa nga talata dito. Next question. Puro talata nga yan eh. Wala talata. Next question. Doon sa sagot mo na mga talatang ibinigay mo, pwede bang pakibasa ang isa sa mga talatang ibinigay mo? Na nagsasabi, at mababasa na sinabi ni Kristo, simbahan ng may otoridad na mangaral at hindi lamang ang ebanghelyo. Ah, dito sa ano, Mateo 19 hanggang 18, 19, 20. Ano na ako, naubusan ako ng tubig. Pakat mo na yung time, bro, ino mo ang tubig. Ang sabi ko, pakibasa, hindi ulitin mo lang. Naapin mo ng tubig. Di kasi nag-post eh. Okay, post time. So muling magbabalik ang debaters convention, no? Ah, okay na, bro. Ayan. Sige, inom ka muna, bro. Bigyan ko kayo ng 10 minutes, 10 seconds, bro. Okay, go ahead. Hindi, okay na, bro. Please watch the debaters convention. Di, okay lang, bro. Naka-ano tayo. Hi, I'm Matilda, and you should watch the Debaters Convention. Hey guys, please watch the Debaters Convention. Take care, guys. Bye! Please watch Debaters Convention. Ito po. So, dako tayo, no? Doon sa ating debate. So, bigyan natin ng ano, ng time si bro, pare nito. Si pwede bro. Na ako, bro. Yan. Okay na, sige, bro. Pwede yan, na. Paul, para sige magsagot. 20 seconds, no? Sige. Kasi si Pedro, si Jesus Christ. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, means si Peter, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makananaig laban sa kanya. O, sa talatang iswende, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Di ba authority yan? Ang anuman inyong talain sa lupa ay tatalain sa langit. Ang anuman inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang isa sa susi na binigay sa kanya, Lucas 11:52, susi ng karunungan. Yung next iglesia question. Na to, halig at suway ng katotohanan. Next question, bro. Yan, talo ka na. Avoid natin, bro, side comment, bro. Ay, sorry. Na-side comment pala ako. Sorry. Warning. First ang tanong ko, mukhang hindi ka nakikinig, eh, no? Ang tanong ko, saan mabasa na may pagtuturo si Kristo na simbahan na may otoridad na mangaral at hindi ang kanyang ebanghelyo? Yung binasa mo, wala tayong nabasa na simbahan ang may otoridad na mangaral at hindi ang ebanghelyo. Okay. Puro side comment ko eh. Anong, magtatanong sana eh. Ang objection ko, Mr. Moderator, ang dami niyang hindi siya nagtanong. Wala daw akong nabasa. Na I object, Mr. Moderator, I object. Wait lang, bro, Zach. Anong objection mo, bro, Boy Letra? Oo. Oh, teka muna, bro, para may kaayusan tayo dito, magbibigyan ang time mamaya. Ang sabi niya, wala daw akong nabasa, tapos hindi siya nagtanong, puro side comment, ang daming side comment. Pa-warning naman yan, Mr. Moderator, kahit isang warning lang para hindi na maulit.
Okay, sige. Please address me. Okay. So, bro, Zach, anong counter-objection mo? I object. Kasi ang hinahanap ko, Mr. Moderator, ay letra por letra na sinasabi ni Kristo na ang simbahan ang may otoridad na mangaral at hindi lamang ang kanyang ebanghelyo. Pero iba naman po yung binanggit niyang talata. Wala pong binanggit doon na otoridad okay. na simbahan na mangaral. Wait lang. Moderator's time, bro. Ganito. Kung halimbawa, tinanong mo siya at sa palagay mo hindi tama yung sagot niya doon sa tanong mo, no? Proceed tayo to the next question kasi bro, yung mga nakikinig dito sa room at sa live, sila na bahala maghusga kung okay, salamat Mr. Moderator sa pagtatama. So, iwasan din natin yung mga side comment. Tanong lang. Okay. Tanong lang. So sige bro, next question tayo bro para ubusan tayo. Okay, salamat ulit sa pagkakataon ng pagtatanong. Ito ulit ang tanong ko. Yung ebanghelyo ba at Biblia magkaiba? Oo o hindi? Categorical. Yung ebanghelyo nakasulat sa Biblia. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo, ano yan eh? Ano ba sa Greek yan? Ang ibig sabihin na lang niya sa Tagalog, good o magandang balita. Yung magandang balita nakasulat sa Biblia. Yung Biblia, babasahin ng tao, ng simbahan, hindi yung mga standby na mga nasa kanto, mga tambay, ituturo ng mga ano, kaya nga magpunta kayo sa simbahan, sabi ni St. Paul eh. Kung hindi makarating ang aking sulat yan, pwede kayong magpunta sa simbahan, yung bahay ng Diyos, sa ligat suway ng katotohanan. Next question. Ikaw, puro ka sa comment eh. Next question, hindi na ako magsagot. Next question. Sige, next question bro. Sige, tanong. Ito ang tanong ko ulit. Ano ba ang laman ng Biblia? Ebanghelyo o hindi? Categorical. Ang laman ng Biblia, ebanghelyo. Nakasulat din dito sa next salita ng question, sa Biblia. Next question, nakuha ko lang yung sagot. Tignan mo na nga, Mr. Moderator. Wait lang. Ayaw nito ng meron tayong ano bro, meron tayong 20 seconds bro para sa sumasagot. Sige. Tuloy tayo bro, ano bro, boy letra. Makamainig ka para matuto ka. Mateo 4:1 hanggang 12, Lucas 4:1 hanggang 13. Si Satanas gumagamit din ng salita ng Diyos. O di kaparehas niya si Satanas. Wala rin siyang sa tradisyon, wala rin siyang magisterium. Kapananampalatayan niyo bro, letra po letra. Next question. May object. Okay, sige, hindi objection, ko napapansinin, bro? No. Meron ka ba objection? Oo, kasi nagsa-side comment eh, no, na kapanampalataya ako si Satanas. Hindi naman yun ang parte ng pagtatanong ko. Side comments po yun, Mr. Moderator. Okay, bro. Iwas na lang natin yung bro. Teka muna bro, mag-counter lang ako, to be explain lang ako. Sabi okay. niya kasi, ano ang laman ng Biblia? Ang laman ng Biblia, binasa ko yung Mateo 4:1 hanggang 12 tsaka Lucas 4:1-13 na si Satanas gumagamit din ng mga talata ng Biblia. Kaparehas ng istan nila na sola scriptura. Nakasulat eh. Tinanong niya laman ng Biblia, di binasa ko to. Yes, bro, but side okay. comment yan. Pero iwasan na lang natin, although hindi siya side comment, pero iwasan na lang natin na sabi na kapadampalatayan nyo. So ano na lang tayo? Sige. Kumbaga, friendly. Okay. So tuloy tayo mga okay, bro. Okay. Ano tayo? Next question bro. Resume ko na yung time. Okay, salamat po. No, dito naman no, sapagkat si Kristo no ay malinaw na bumasa. Pero si Satanas walang patotoo na bumasa ng Biblia. Kaya pinapaturingan ko. Ito ang tanong no. Yung bumasa si Kristo at yung kinote ni Satanas na salita ng Diyos, magkaiba ba? Oo o hindi? Pakisagot categorical. Magkaparehas lang yan nakasulat sa Biblia. Kaso nga lang natalo si Satan kasi si Satan nagsariling unawa kagaya nyo, wala kayong authority, wala lang kayong tradisyon. Kaya nga natalo siya kasi si Jesus Christ ang buhay na otoridad, buhay na magisterium, sa kanya siya ang salita ng Diyos. Kayo, ginawa nyo kalakal yung salita ng Diyos, 2 Corinto 2:17. Kinakalakal din ng salita ng Diyos eh. Next question.
Sige, papalampasin ko na, masama ang loob. Ganito una ang pag ganito pagtatanong ko. Wait lang mga bro. Iwasan niyo na yan. So, Said comment. Iwas na bro. Sige, next question tayo bro. Okay, next question. Yung bumasa sabi ko kanina at yung quote, no? Tinanong kita kung magkapareho, sabi mo magkapareho. Noong binasa ni Kristo ang manuskripto ni Isaiah, literal bang bumasa si Kristo? Oo o hindi? Pakisagot. Categorical. Yes. Yes, kasi kabisado na niya. Hindi mo yan makukot kung hindi mo binasa. Ano ka ba, bro? Ang klase ng tanong yan. Okay, next question. Next question. Okay. Okay. Ang sinasabi mo kasi kanina, si Satanas nag-quote ng salita ng Diyos. Meaning, hindi siya bumasa. Inaamin mo ba na hindi bumasa ng Biblia si Satanas? Oo o hindi categorical? Hindi. Ulitin ko bro, hindi mo yan makukot kung hindi mo yan babasahin, hindi mo yan uhulaan mo, ano yan. Binasa talaga yan kasi nakasulat yan, tapos pwede mo na ikot gagaya ng ginagawa ko. Ang dami kong binasang talata, wala. Teka muna. Next question. Action nga, Mr. Moderator. So, wait. Teka muna, Mr. Moderator. Kasi yung nag-next question. Wait, bro. Timer na rin to eh. Wait, bro. Post time. So, ganito. Bro Zach, ang moderator ang magsasabi ng next question, bro. Okay. Okay. Bro, total, malapit na rin naman yung time. So, bro Zach, pwede ka na magtanong, bro. Okay. Dito sa sinasabi mo ng unang Timoteo na ginamit mo, no? Unang Timoteo na ginamit mo kanina. Laman ba ng Biblia ito o hindi? Categorical, oo o hindi? Yes, laman ng Biblia. Ang sabi ng Biblia na ginagamit nyo, kinakalakal nyo, kung hindi man makarating ang sulat ni Pablo, means yung Bible, pwede kayong magpunta sa bahay ng Diyos, sa ligid suway ng katotohanan, upang malaman ang inyong dapat ugaliin. Kasi mayroon ding sa salita lang, 2 Thessalonica 2:15. Ikaw, wala kang quote kanina ka pa, wala kang quote, kahit isang talata, zero ka. Next question. Okay. Sabi mo, sinagot mo ng malinaw, galing sa Biblia yung unang Timoteo na ginamit doon sa Timoteo, no? Ngayon, inaamin mo ba na hindi galing sa simbahan? Oo o hindi? Time's up. Galing nga sa simbahan. Time's si, up. Si Pablo nga yung sulat niyan. Time's up. Sagutin. Sorry bro, time na eh. Naabutan okay, tayo na, ng time. May conclusion naman, dali na natin sa conclusion. So anyways, ayan, dyan po nagtatapos ang ating question and answer, no? Sa ating rebuttal. So dako na tayo ngayon sa ating negative side. Ready ka na ba, bro Zach? Oo, bro. Mr. Moderator. Okay, kung ready ka na, bro. Bigay ko na yung 10 minutes mo, bro. Okay, salamat. Dito sa huling pagtatanong ko sa ating kapatid na Iglesia Katolika, no? Tinanong ko siya na malinaw kanina, itong ginamit niyang patotoo ng unang Timoteo, ito ba ay laman ng Biblia o hindi? Sabi niya, oo, laman ng Biblia. Sa makatuwid, inaamin niya na yung pangangaral dito, no, sa unang Timoteo, galing sa Biblia, hindi sa simbahan. Ngayon, paano naman yung sinitindiganan niya na galing daw sa simbahan niya? Wala namang mabasa, no? Na galing sa simbahan. Sapagkat mismong galing sa kanyang bibig na ito ay galing sa Biblia. Yan lamang yung isa kong katanungan na medyo malabo sa pandinig natin, mga kapatid, ano? At sumunod na pagtatanong ko sa kanya, ano? Dito sa binigay niyang talata na umaamin siya, no, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi na isulat sa Biblia. So kung hindi na susulat sa Biblia, bakit mo ipapangaral? No? Kaya yan yung isang halimbawa diyan, no, na lumabis ka sa nasusulat. Ay kung hindi mabasa, bakit mo ipapangaral? Next na pagtatama, no, mga kapatid. Tinanong ko siya, ang ebanghelyo ba at ang Biblia ay magkaiba?
Ang sinagot niya magkaiba, no? Sapagkat sabi niya, yung Biblia, ang laman, Ebanghelyo. Eh kung ating aarali mga kapatid, no? Ang Biblia, ang laman lahat talaga niyan, no? Ay Ebanghelyo. Sapagkat itong Biblia, pamagat lamang ng aklat. Kaya hindi kami magkasalubong mga kapatid, no? Yung Ebanghelyo sa kanya at Biblia magkaiba. Kasi sa malinaw na malinaw naman, ano? Na ang Biblia pamagat ng libro ng Ebanghelyo. Kaya hindi magkaiba yan, iisa lang yan. Kaya yung tinatanong ko sa kanya, no, yung Ebanghelyo na ipinapangaral ni Kristo, yan yung inilalaman ng Biblia eh. Oh. Ngayon, sinasabi niya na ang simbahan, ang may otoridad na mangaral, hindi lamang ang Biblia. Eh kahit sila mismo gumagamit ng Biblia para ipangaral sa loob ng kanilang simbahan. Kaya kontrahan, no? Walang matibay na paninindigan. Ay kung kayo may otoridad na mangaral, bakit pa kayo gagamit ang Biblia dyan? No, sunugin nyo na yan. Ngayon, ito, mga kapatid, may isa pa pagtatama dyan, no? May mababasa na, may mababasa pa, sabi ko sa kanya, na ang Ebanghelyo ng Diyos ang dapat na may pangaral sa sanlibutan, no? At hindi yung lamang na itinuturo ng simbahan. No, malinaw naman sagot niya diyan eh kanina, no, na ang dapat na maipangaral, no, yung laman ng Biblia. Pero pinitindiganan niya kanina na sila nga may otoridad. Ngayon, pang ilan na ba ang pagtatama yung aking ginagawang pagsusuloy sa kanya? Dito sa Mateo 16:18, ano, hindi niya ako nasagot ng malinaw, no, na habang tinatayo ni Kristo yung kanyang iglesia, pinangalanan ba na, o itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Wala siyang maibigay. No? Hindi niya maibigay ang kompleto at konkretong sagot. No? Ito pa, may pagtatama pa tayong pagtatanong na hindi na ipaliwanag, no? Na nasagot ng malinaw. Yung anong klase susi ang ibinigay kay Pedro? Ang sabi niya, susi ng kaharian. No? O yung sinabi niya sa uli, otoridad. Pero hindi yan, bro, ang hinahanap ko sagot sa kanya, no? Sapagkat yung susi na aking nais na makuha ang sagot sa kanya ay yung tamang pagtuturo, no? Kaya nga sinabi dito ay mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ang kakalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Eh, laman ng Biblia pa rin yan eh. Hindi naman laman ng simbahan eh. Oh, di ba? Malinaw po yan mga kapatid. Tapos, ito pang aking paglilinaw dyan. Ano ba ang aral ng Katolika? Saan nagmumula? Sa Biblia ba? O sa simbahan mismo? Inamin naman niya sa Biblia din eh. Oh, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, ay hindi matibay ang paninindigan. Nasa sa simbahan lang kukuha ng aral ang may otoridad. Sapagkat yung otoridad nila, yung authorization, ay nagmumula rin pala sa Biblia. Kaya itong argumento na to, kaya nga pa ulit-ulit kong sinasabi, no, siya lang ang gumamit ng Biblia, ako hindi. Kasi ika-counterpart ko lang sa kanya yung mga kanyang inilatag. Ay nagkakabalubaloktot yung dila eh. No? Iisa pa rin ang kinuwian eh, Biblia pa rin. Yung pinagkukuhanan ng aral ng simbahan Katolika. Ganon din naman sa atin eh. Sa ibang mga sekta ngayon, hindi naman tayo kumukuha sa simbahan ng ating aral eh. Kung hindi sa Biblia. Sapagkat kung walang Biblia, eh anong ipapangaral mo sa iyong simbahan? Ay ngayon, inaangkin nila, ang nagbuo daw, ang gumawa daw ng aklat ng Biblia ay ang Katolika. No! Kinumpail nyo lang. No? Kinumpail nyo lang yan. Wala kayong ginawang aklat dyan. Kumbaga sa ano, kayo lang ang nag-ipon-ipon. Ano ang patunay ko dyan na kayo ay nag-ipon-ipon lamang? Sapagkat kahit kayo mismo, balubaloktot ang aral nyo. No? Hindi nyo maipaliwanag ang laman ng Biblia. E paano pa kayo mangangaral kung hindi nyo nauunawaan ang aral ng Biblia? Sapagkat ang inyo tinitindiganan ay ang aral ng inyong simbahan. Ano ba ang utos ng ating Panginoong Kristo?
hindi ba't ipangaral ang ebanghelyo? Hindi naman sinabi na, ipangaral ng inyong mga simbahan. Ang sabi niya, ipangaral ang ebanghelyo sa sanglibutan. Wala siyang sinabing ipangaral ng simbahan. Magkaiba po yan. Magkaiba ng diwa po yan, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, malinaw na pandadaya para may itayo lamang ang kanilang simbahan. Ako, galing din ako dyan, pero tumalikod ako. Bakit? Eh kasi mali-mali ang aral, mga kapatid . No, si katulad niya sinasabi, may otoridad simbahan lang. Eh pwede kong sabihin sa SDA, MCGI na 'yung mga simbahan nila ay may otoridad ding mangaral. Eh pero pag tinanong ko sila, saan kayo kumukuha ng inaaral? Ay sa Biblia pa rin . O di ang huling alas nila ay 'yung Biblia pa din. Hindi 'yung kanilang simbahan. Katulad sa Katolika, masyadong mataas lang kasi ang ihi ng Katolika na talagang pinatitindiganan nila na ang kanilang simbahan na may otoridad mangaral, hindi lamang ang Biblia. Ay baluktot po, no? Sapagkat hindi tayo dapat tumayo sa ganyang paninindigan sapagkat wala pa, no? Wala pang Iglesia Katolika na ipalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo ng Diyos, no? Ito yung sa panahon ng mga propeta, no? Sa paraan ng dalawang tapis ng bato, ito ay maituturing na rin aral, no, o ebanghelyo. Ngayon, nalito lang sila, no, nalito sila. Sapagkat yung binabanggit namin, no, pinag-uusapan namin Biblia, pamagat ng ebanghelyo 'to . Hindi naman talaga tinuturing na Biblia, no, yung isang aklat kung walang lamang ebanghelyo. No, dito pa lang kahit gamitan natin ng talata, lalong babaluktot. Ito, laway-laway lang ako, no. At ang ginagamit ko lang sa kanyang counterpart ay yung kanya mga talatang ibinibigay. Yung mga talatang ibinibigay niya, kina-counter ko lang, nakakabulol-bulol, hindi naman maibigay ang tamang sagot. Kaya mga kapatid, saan tayo titindig? Sa Biblia o sa simbahan? Para tayong binibigyan ng boundary na makaalam ng Biblia. At idinadala lang tayo sa simbahang Katolika. At doon tayo makikinig sa kanila. Makikinig ba tayo doon sa paulit-ulit na na ginagawa na walang makabuluhang panalangin? No? Samantalang malinaw naman na ang itinuturo ng Biblia ay salungat. No, doon sa itinuturo ng simbahang Katolika. Kaya maraming umaalis diyan. Pipikit mata na lang ba tayo, mga kapatid? Na ganito ang sasabihin ng Iglesia Katolika at hindi tayo maniniwala sa Biblia? Oo. Salamat po. Kung ang titindiganan natin ay ang simbahang Katolika lamang, magmumula sa kanilang pangangaral, lahat tayo punta sa impyerno. Sapagkat hindi natin gagamitan pala ng Biblia. No, it's a big no. Pantaraya yan. Kahit sino-sinong mga sektang reliyon dyan, mayroong ginagamit na Biblia, hindi pwedeng laway-laway ka dyan na, ito kasi ang binigay ng namin ng simbahan . No, hindi naman time. Dapat kukuha lahat sa Biblia. Time na. Mali po yan. Time na. Maraming okay, salamat po. Salamat. Yan, maraming salamat, Bro Zach. No? So, dako na tayo sa question and answer. Ready ka na ba, Bro Boy? Ready na, bro. Okay, kung ready. Tagal lang, bro. Saglit lang. Okay. Inom lang ang tubig, bro. Okay, go ahead, bro. Para dire-diretso tayo. Okay. Pero nainig kasi ako kaya hindi ako nakakon. Taga, yan na. Okay na, bro. Pwede na. Okay na, bro. Sige. Okay. Okay, okay bro. Kung okay, okay na, bro, bigay ko na yung 7 minutes mo, bro. Okay. Sabi mo, ito tanong. Yung ebanghelyo ba na ipinapangaral niya yung sarili niya mag-isa? Yes or no? No. Gusto mo may paliwanag ko?
Sige, 20 minutes, 20 seconds, bro. Okay, okay. Kasi pagbabasa ka lang ng Biblia at hindi ka pupuspusin ng Espiritu Santo, hindi ka aalala yan. Ay hindi mo makikita o magiging bulag ka lang sa mga talata. No? Kahit na basahin mo ng basahin, hindi ka makakaalam. Kaya ang aking stand dito, no? Ang Biblia pinagmumula ng aral, pero kailangan ng Espiritu Santo ng gabay para maintindihan mo. Next question, bro. Ano ang binigyan niya ng guide ng Espiritu Santo at guide ni Jesus Christ? Yung nasa loob ng iglesia o yung nasa labas ng iglesia? Ang tanong sasagutin ko lang, no. Ang tama kong sagot ay none of the above. Objection, none of the above. Pass na lang. Objection, Mr. Moderator, para lahat na pag wala. Pagka wala siya sagot sa categorical, pass. Okay, sige. Bro, pag wala ang sagot sa categorical, magpa-pass tayo, bro. Sige, next question. None of the above, kaya lang nalimutan kong humingi ng paliwanag eh. Pass na lang tayo, bro, pass. Say pass na lang pag wala. Sige, next question, bro. So, aminin mo na, bro, hindi mo kaya sagutin yung simpleng tanong ko. No, hindi mo kayang sagutin yung simpleng tanong ko kung kanino ibinigay yung Espiritu Santo, kung sino yung gagabayan niya. Kung nasa loob ba ng iglesia o nasa labas. So aminin mo na hindi mo pala alam yun. Yes or no? Alam ko yun, kaya nalimutan ko lang na hihingi yung paliwanag. Pero kung bibigyan mo ng paintulot na ipaliwanag ko, sasagutin ko ngayon. Next, so di ba ang binigyan niya ng... Ang inutusan niya, sila, yung mga apostol, tapos ang gagabayan ng Espiritu Santo ay ang nasa loob ng iglesia. Kasi ang nasa loob ng iglesia, ang ulo si Kristo, ang katawan ng iglesia. Diba ang iglesia ang gagabayan ng Espiritu Santo at padutubayan? Hindi yung nasa labas ka? Yes or no? Ang sinasabi ng categorical, no? No. Gusto mo ipaliwanag ko? Sige, bro. 20 seconds. Okay. Sapagkat maraming tinatawag na iglesia, no? Kahit sa unang tipan, mayroong tinatawag na iglesia sa ilang, no? Ngunit ito ay nakakitaan ng pagtalikod, no? Kaya dumating si Kristo, itinayo ang kanyang iglesia. Kaya hindi ko pwedeng sagutin na porket iglesia ay nandoon ang katotohanan. Sapagkat kung ang ating batayan ay natalikod ang iglesia sa ilang, no? At kaya itinayo ni Kristo, no? Sa makatuwid, hindi porket iglesia ay nandiyan ang katotohanan, kundi nasa Biblia lamang. So, sasabi mo, hindi ang iglesia ang nasa katotohanan. Di ba binasa ko sa'yo kanina, unang Timoteo 3:15-16, na kung hindi mo mabasa, kung hindi makarating yung sulat ni San Pablo, pumunta ka sa bahay ng Diyos at iglesia, ang bahay ng Diyos at saligin ng suway ng katotohanan. Di ba nagsinungaling ka? Yes or no? Objection, Mr. Moderator? Yes, bro. Anong objection, bro? Ang tinatanong niya, Mr. Moderator, kasi yung iglesia, no? Kaya sinagot ko sa kanya na hindi porkit iglesia ay kasusumpungan ng tama sapagkat natalikod ang unang iglesia sa ilang, kaya itinayo ni Kristo yung kanyang iglesia. Okay, anong counter objection mo, bro, boy? Ang counter objection ko, sabi niya hindi daw porkit i-ano na nga, bro. I-next question na lang. Okay. Magulo yung ano. So, sige, bro. Ganito, para musad tayo. Next question tayo, bro. You still have 3 minutes and 38 seconds, bro. Go ahead. Saan nakasulat sa Biblia na Biblia lang ang batayan? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang ipalaganap nyo sa sanlibutan ay ang ebanghelyo ng Diyos, hindi simbahan. Next question. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, to be clear, ang tanong ko para masagot di ako pa ulit-ulit, ito lang oh. Saan mababasang talata sa Biblia na Biblia lang ang batayan? Okay. Na, sa pangangaral, saan nakasulat? Bro, Zach. Meron ba o wala? Ito na lang, meron ba o wala? Iyon yung categorical. Meron ba o wala? Okay, meron kang meron. Objection. Teka na, bro. Meron ka ba counter-objection? Okay. Ang counter-objection ko dyan, Mr. Moderator, yung kanyang pagtatanong, tanong ng kamangmangan, no? Ayan na. Sapagkat alam naman natin,
Wait bro, wait lang, wait lang. Kung sa tingin natin na pangmangmang pambata, pang ano man 'yan. Let us pass the question first and then let's hear the question and then after that kung hindi natin gusto sagutin, pwede tayong mag-pass. So avoid natin both of you, ha. Avoid natin yung mga direct attack. So ganito bro, para maganda, matuloy na tayo. So hindi ako judge dito. So ang gagawin ko na lang, ituloy natin yung oras para magtanong ka ulit, bro boy. So yun na lang ang magagawa ko, mga bro. So okay. Tuloy tayo, bro. Meron ka pang 3 minutes okay. and 22 seconds, bro. Oo, to. Meron bang mababasa sa Biblia, letra po letra, na Biblia lang ang batayan, Biblia lang? Meron, wala? Merong mababasa, pero gusto mong ipaliwanag ko. Sige bro, may 20 seconds ka bro. Okay. Salamat. Kasi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, no, letra for letra naman sinabi sa ibang talata, na ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos sa sanglibutan, hindi simbahan. Yun yung aking sagot. Aking paliwanag, malinaw na malinaw. Okay, ang ipinapaliwanag, ebanghelyo, hindi simbahan. Okay, next question tayo bro. So kung meron, basahin mo nga letra for letra na Biblia lang. Sige nga. Mr. Moderator, may objection ako. Yes, bro. No objection, bro. Ang wala objection pala ko kasi, baka hinahanapan niya ako ng letra for letra na Biblia, pero ang diwa nandoon, no, yung ebanghelyo kasi ay itinuturing kong Biblia yan. Pero kung itong hinahanap niya sa akin sagot na yung diwa na ebanghelyo ang dapat maipangaral, hindi simbahan, ibibigay kong talata. Okay, ano counter objection mo, bro? Next question na lang, bro, pag walang sagot, categorical, yun na lang. Okay, sige, bro. So kung walang sagot, pass tayo. Mga bro, meron ka pang 2 minutes and 32 seconds, bro. Go ahead. Okay. So, sunod na tanong ko, sinong mangangaral? Yung simbahan? Kasi sabi mo, ang ipapangaral ang ebanghelyo, hindi yung simbahan. So, sinong mangangaral? Yung nasa loob ng simbahan o yung nasa labas ng simbahan? Salamat sa magandang katanungan. Ang mangangaral ay ang isinugo ng Diyos, hindi simbahan. Next question, bro. Di ba yung simbahan? Define mo nga yung simbahan, bro. Okay, yan na ba ang next question mo? Yung i-define ko, simbahan? Kaya. Okay. Sige. Walang mababasa, no? Sa Biblia na ang dapat objection, ipangaral simbahan. Objection, Sir Moderator. Anong objection, bro? Anong objection? Kasi kanina pa siya simbahan ng simbahan. Sabi ko, what is the definition of simbahan or church definition? Hindi ko sinabing walang mababasang ganto-ganto pinagsasabi niya. Ano ang definition ng simbahan o Tagalog na lang? Okay, paki-rephrase yung tanong, bro, para maintindihan. So, baka hindi niya na sige bro, pa-rephrase na lang. Sige, ulitin ko na lang, no. Kanina pa bro, salita ng simbahan. Ano bang definition ng simbahan? Hindi ko sinabing walang mababasang ganto-ganto. Ano ang definition ng simbahan or church? Assembly. Bakit ko nasabing assembly? Yan po ay pagtitipon kung saan pinag-uusapan ang laman ng Biblia o ang ebanghelyo. Hindi ipinapangaral dyan ang simbahan, kundi ang ebanghelyo. Next question. Okay, next question tayo, bro. Di ba ang leader ng church yung mga apostol? Yes or no? Ang leader ng simbahan, si Kristo, hindi ang mga apostol. Next question. Next question. Ito yung pagpipilian. Sino yung leader ng church? Yung mga Jewish o yung mga apostol na inutusan ni Kristo? Inuulit ko, none of the above dapat ang sagot ko rito kasi ang tanong niya sa akin, Mr. Moderator, ay ang mga apostol daw ang leader ng simbahan. Kaya nilinaw ko, hindi mga apostol ang leader ng simbahan, okay, kundi tayo, ang Panginoon Jesus Christ. Next question tayo, bro. Ano, meron ka pa 30 seconds. Sino yung nangangaral sa loob ng simbahan?
nung umakyat si Jesus Christ sa langit? Yung salita ng Panginoong Jesucristo, yun ang ipinapangaral ng mga apostol, hindi yung timbahan. Objection, wala na naman eh. Ang sabi ko, Mr. Moderator, sino, means tao, sino ang nangangaral sa loob ng simbahan? Ang mga apostol, pero yun, ang tanong, ay, ano ba ang ipinapangaral? Simbahan o ang ebanghelyo ni Kristo? Malinaw naman wait, sa mga patotoo ng apostol. At tuloy tayo ha. Meron tayong 17 seconds, bro. So, ano tayo? Tuloy na tayo mga bro. 17 seconds na lang natitira. Okay. Go ahead. Si bro, wave na yan sa ano, 17. Di na rin. Ah, sige, tanong na lang. Last question. O kung kaya pa, no? Oh. Sabi mo, hindi nyo kapananampalataya si Satan. Diba si Satan, wala siyang church. Wala siyang church. Gumagamit siya ng Biblia na kasulat doon yung Ebanghelyo. Diba kapananalig niyo si Satanas, bro? Time na. Sasagutin ko ba yung huling tanong, Mr. Moderator? Time na. Okay, salamat. Yan. So, bro, dako na tayo sa ano, sa ating 5 minutes sa conclusion, bro. So, ready ka na ba, bro? Kasi dito sa Debaters Convention, kung sino ang affirmative, siya ang huling magsasalita sa conclusion. So, technically, ang magko-conclude ngayon, ikaw na, bro, Zach. So, bro, Zach, ready ka na ba for your 5 minutes conclusion, bro? Yes, Mr. Moderator, salamat po okay, sa oras. Okay po. Kung ready ka na, bigay ko na yung 5 minutes mo, bro. Okay, salamat po. Sinabi ng ating katunggali na isang Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinatanong niya sa akin kung may church, wala daw kasing church si Satanas. Pero nababasa naman sa Biblia, no, kung hindi tinuturo ng simbahang Katolika na may simbahan si Satanas, eh meron. No, kaya hindi dapat pwedeng simbahan lamang ang pagkukuha na ng pag-aaral. Anong patotoo ko na may binabanggit ang Biblia na simbahan si Satanas? Ito, ibibigay ko ang talata, mga kapatid. Ito, mga kapatid, binubuklat ko. Oras ko pa naman ito. Maraming salamat sa paghihintay, pero ito na ang sinasabi rito. Dito sa Revelation 2:9, malinaw ang sinasabi ng talata, no? Kung inyong tatanggapin. Ito ang sinasabi, Revelation 2:9. Nalalaman ko ang iyong kapaghetaan at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Ay, may sinagoga pala si Satanas. May simbahan din pala, no? Eh, kaya yung sinasabi ng ating katunggali, na wala daw church si Satanas, sapagkat ang kanilang tinitindiganan ay simbahan lamang ang nag-interrupt. Bro, no objection during conclusion, bro. Sorry, bro. Ah, wala ba? No objection. Sabi ko sana, sabi ko kasi walang authority. Wait lang. Ano to, moderator's time, no? Wala tayo. Ah, sige, bro. Sorry. Wala tayong ano, bro. Objection during conclusion. Sige, bro. Ano, ayaw bro? Pala, no? Tuloy mo na, bro. Okay, salamat po, Mr. Moderator, sa pagpigil, no? Ulitin ko ulit, Revelation 2:9. Kasi ang binabanggit ng ating huling katunggali, huling kataga na binitawan ng ating katunggali, wala daw church si Satanas. Kasi ang malinaw na tinitindigan ng kasi niya, church lang may otoridad na mangaral, hindi lamang sa Biblia. Eh, ito, ibibigay ko na may church din pala si Satanas, sinagoga, kasi is diwa po niyan, simbahan ni Satanas. No? Ito ang sinasabi sa Revelation 2:9. Nalalaman ko ang iyong kapaghatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinaguga ni Satanas. Inamin po ng ating banal na kasulatan, no, taliwas po sa ating kapatid na wala daw church ni Satanas. Bakit kasi niya tinitindiganan na church lang ang dapat mangaral? Eh, kasi papauwi siya rito. Papasuwiin siya rito ng mga talata ng aking ibibigay.
na may church din pala si Satanas. Kaya kung may church si Satanas, hindi ka dapat magtiwala sa church lang. Saan ka magtitiwala? Sa Biblia. No, kasi kung hindi mo mababasa to sa Biblia at papalagay ka na lamang sa church, hindi mo alam mamaya church na pala yan ni Satanas. No, dito sa Revelation may church si Satanas eh. Oh, meron pang isang patotoo, Revelation 3:9. Ganito ang sinasabi. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila ay mga Hudyo at sila hindi, kundi nangagbubulaanan. Narito, sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang malamang ikaw ay aking inibig. Eh, meron na naman nabasa, no? May sinaguga pala si Satanas. Kaya kung tayo mga tao ay nagpapalagay lamang sa aral na ibinibigay ng sinaguga o ng ating simbahan, eh mag-isip tayo, sapagkat meron ding sinaguga si Satanas, no? Ay paano malalaman? Ang mga sinagoga ni Satanas na binabanggit dito sa banal na kasulatan ay kung balubaloktot ang kanilang aral. At sino ang isang sa mga simbahan na ating nakikita na balubaloktot ang aral? Eh di ba ang Iglesia Katolika? No. O dito malinaw, no? Sila yung tinutukoy na sinagoga ni Satanas. Eh bakit? Eh, balubaloktot ang aral. Sapagkat kanilang sinasabi, huwag kang maniwala lamang sa Biblia, kundi sa simbahan kasi kami ang may otoridad. No? Malinaw mga kapatid, na importante ang Biblia. Sapagkat dito may mga nakatagong salita ng Diyos na dapat mabuksan sa isip ng tao. Na hindi porket church, eh doon ka magtitindig ng aral kung ano'y binigay ng church. Eh ngayon, meron palang simbahan si Church, ay meron palang simbahan si Satanas, meron siyang sinagoga. Time. Oh, yun lamang po, yung conclusion po. Maraming salamat, Bro Zach, sa yung conclusion. So, dako na tayo sa conclusion naman ng ating affirmative na si Bro Boy Letra. Boy Letra, ready ka na ba, bro? All ready na, bro. Okay, kung ready ka na, bro, you may take your 5 minutes now. Alright, yes, meron. Pero wala yung authority na magturo. Yung church niya, na walang authority na magturo. No? Yung buong sanglibutan, dinaya ng Diablo. Ano yun? Yung nasa labas ng church ni Jesus Christ. No? Kaya nga sasakupin niya yan eh. Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kasi dinaya ng Diablo ang sanglibutan, buong sanglibutan. Kaya sasakupin niya yan, 100:1-2. No? Papasukuin ko ang lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. Yung buong sanlibutan, kaya nga Catholic Church, sasakupin niya. So sakop kayo dyan kasi si Satan, sola scriptura lang din. Biblia alone, Bible alone din siya. Na hindi mo yan natutulan. Kanina ko pa sa tinatanong kasi nagbabasa din ng Bible si Satanas, mga bro. Diba? Binigay ko sa kanyang talata. Kasi walang authority namin niya. Wala palang authority si Satan eh. Tapos wala rin tradition. Eh yung mga apostol may tradition. Like nang sinabi ko kanina, merong hindi na isulat sa Bible na tradisyon na iniingatan namin, pinapanindiganan namin, like nang si Lucas, pininta niya si Mama Mary. Nakasulat ba sa Biblia yan? Gumagamit lang ako ng Biblia para i-repute yung sarili niyong aral, na yung Bible mismo, itinatanggi niya yung Biblia lamang. Diba? O di, pasok nga kayo sa sinagoga ni Satanas kasi nasa labas kayo ng church. Nagsasariling unawa kayo eh. O di mga ano kayo, mga tsaka yung sinagoga ni Satanas, tatag lang din ng tao yan. Di ba? Eh kayo mga tatag kayo ng tao eh. At tsaka nagtataka ako dito, bakit niya inaano yung ano, hindi yung simbahan yung ipapangaral? Eh palasi yan eh. Hindi ko naman topic na simbahan ang ipapangaral. Ang sabi ko, simbahan ng mga ngaral. Ayun yung topic. Ay, out of topic na eh. Naubusan na ng argumento to. Diba? Eh, pasok talaga kayo mga alagad ni Satanas kasi nasa labas kayo ng church, maaari kayong dayain. Ang nasa loob ng church, hindi makananaig ang ultimo ang pintuan ng hadis. Wala dun yung pangalan. Binigay ko sa iyo kanina, Isaiah 56:7. Nagsinungaling ka lang. Eh, ba't babase ka sa isang talata? Ang nandun,
ang nasa Mateo 16:17, siya yung nagtatag. Kasi nagtatag din yung mga church kayo, ikaw. Nagtatag kayo ng mga sarili niyong church na kinakalakal nyo. Pagtatag ng tao, walang kabuluhan. Awit 137:1. Eh, wala ka naman talata eh. Kanina ka pa, ngayon ko lang nakabanggit ng talata. Kala mo, na-repute mo na. Eh, hindi lang ako nakatapos kanina, naabutan ng time. Walang authority si Satan. No? Walang kahit mag-church, wala siyang otoridad. Ang may otoridad, yung simbahan. Tapos, ano na rin to? Hindi na to makasagot eh. Kasi, sabi ko, sige, sinong mga ngaral ng ebanghelyo? Yung nasa loob ng simbahan o nasa loob ng church? O yung nasa labas ng church? O nagpas? Eh, alin sa dalawa talaga? Sabihin mo kung alin sa dalawa. Di mo na lang sana sinabi mo, yung nasa labas ng church, nahiya ka pang aminin na nasa labas ng church yung mga ngaral? Tsaka yung argue mo na church, yung simbahan ng ipapangaral, wrong argue, maling argumento kasi nga, ang antindig ko, yung church yung mga ngaral ng ebanghelyo, sila lang ang nakakaunawa ng Biblia, pero hindi Biblia lamang kasi meron ding tradisyon na hindi na isulat. Dos Tesalonica 2:15, madami nga akong talata. Punong-puno nga ito ikaw, wala kang talata, zero ka nga eh. Tos talong-talo ka talaga ngayon bro. Nagpalasi ka lang na mali yung aral namin samantalang hinahamon kita nung una. Anong gusto mong topic? Rebulto, purgatorio. Eh sangayon ka ng sangayon. Sangayon ako sa purgatorio, sa diwa. Wala akong tutol sa icon, meron talagang icon. O sabi ko, ano, rebulto, purgatorio, anong gusto mo? Eh lahat yun, iinano mo eh, sabi mo tama eh, sangayon ka ng sangayon, wala kang tutol. Tapos ngayon, naipit ang sabi ko, sige, hindi tutol ako sa Bible alone, yung saliling interpretasyon, simbahan ng may authority. Kinasahan mo, tapos iyan ang i-argue mo, na mali yung aral namin. Eh sana kinasahan mo yung purgatorio, kinasahan mo yung rebulto, eh, hindi mo kinasahan eh. Diba? Isaksiyan sila oh. Inahamon kita kung anong topic, tapos ngayon diyan kakakapit. Eh, hindi naman na yan yung topic. Kung mali ba yung aral ng simbahan, eh sariling unawa mo lang, tsaka mag-isa ka lang. Wala kang church. Eh sinong papaniwalaan namin yung simbahan na 1.3 billion o ikaw mag-isa, nagsasariling interpretasyon ka, kagaya ni Satanas. Nagsasariling unawa. Time. Eh siyempre, papaniwalaan ng mga tao yung simbahan, di ba? Yeah. Hindi ikaw. Okay. Maraming salamat. At dyan po tayo natatapos. No? At nagkaroon po ng technical problem ang ating camera. Ayusin ko lang ating camera. Ayan. So, yun. So, dyan po tayo natatapos ang Debaters Convention. So, eto na. No? Dako na tayo sa ating pasasalamat, no? Bro, unahin ko na si Bro Jacob. Bro Jacob, bigyan kita ng 1 minute para makapagpasalamat. Wala na tayong debate, ha? Ulitin ko, tapos na ang debate. Baka may gusto ka lang pasalamatan o gusto kang ipromote. Yan. Wala na po tayong irerebat. Yan. Sige, Bro Jacob. Okay, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sa ating butihing moderator, naging patas yung aming pamantayan. At bago lahat, pinasasalamatan ko ang aking Panginoong Diyos at ang aking Panginoong Jesucristo sapagkat sa aking paniniwala, ako po ay at magandang gabi. Okay ma, maraming salamat Bro Jacob. So, dako na tayo kay Uncle Boy Letra. Boy Letra, so baka may gusto kang pasalamatan at i-promote. Nagpapasalamat ako sa lahat na nandito sa room. Hindi ko na kayo banggitin isa-isa sa mga katulog ko, si Brother Nash. Siyempre si Brother Nash, sa moderator. Si Kuya Noel, si Kuya Mel. Uy, Kuya Mel Chorjan. Tsaka si sino pa bang sa mga hindi rin Katoliko dito na nandito, salamat ako lahat sa paikinig, sana may natutunan kayo dito, no, kung may mga nasaktan naman. At tsaka salamat din sa pagkakataon na naitindig ko talaga ng maraming talata, no, bumasa ako ng maraming talata mismo sa Biblia, na ang Bible mismo ang nag-repute sa aral na Bible alone, no, sa mga talatang binasa ko na maraming talata, hindi yung halos isa lang yun na basa talata. Bro, ba may gusto kang pa ano, i-promote, bro?
So sa mga nakarinig ng mga talata ko, no, sa maraming talata, no, hindi lang iisa, tatlo. Pasyal naman kayo sa aking YouTube channel para magtuloy-tuloy yung aking gantong klaseng gawain. Sana may natututunan kayo sa aking mga pinagsasabi dito, no, na at saka salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa akin na depensahan ang aral ng simbahan na tinatag mismo ni Jesus Christ. No, isang malaking karangalan to sa akin na pinagkalooban niya ako ng gantong klaseng kakayahan. Sana magamit ko to ng maayos at hindi ako tumaliwa sa aral ng simbahang Katoliko na nanggaling mismo kay Jesus Christ, hindi yung mga sariling unawa lang. Sige, yun lang, bro. No? Okay. Ang i-type nyo lang sa search bar ng YouTube nyo yung pangalan ko, Gian Paolo Debate o kaya Boy Letra Debate. Lalabas na yan, madami yan. Okay. Sige, maraming salamat, Boy Letra. No? Si Gian Paolo. Ayan, pasasalamatan ko lang yung mga nandito dito. Si Uncle Ariel, si Uncle Edward, si Uncle Edwell, si Tatay Ramon, no, si Bishop Ramon, na si Uncle Rene, si Uncle Jumong, si Heron, si Uncle Shemaya at ang aking kumpare si Bro Melchor, si Uncle Albin, si Uncle Valeria, amen, amen. Si Uncle Jan at si Uncle Noel na isa ko rin kumpare ng meeting na Di Batista rin, no. Yeah, so maraming salamat sa panonood at lagi kayong present dito sa Debaters Convention. Muli, no, in behalf ng mga admin, no, kagaya ni Uncle Noel, one of the admin, maging si Uncle Melchor, baka hindi nyo alam, admin yan. So, in behalf po ng mga admins natin, no, ng Debaters Convention, maraming salamat po. Muli, ito po ang Debaters Convention. Kita-kita tayo sa mga susunod na araw. I think tomorrow meron na naman debate, no. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod na si Uncle Nash Benavides, one of the admins of Debaters Convention. Nagpapasalamat po, no. Magandang araw po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Congrats, bro, Gian Paolo. Dito gabi na, Uncle Paring.